Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga paghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, alin pong utos ang pinakamahalaga? Kakaiba ang iskriba sa ating ebanghelyo ngayon sapagkat nagtatanong siya hindi upang subukin si Jesus kundi upang malaman ang totoong mahalaga sa kautusan. Napakaraming batas sa ating lipunan na kailangang sundin. Sa sobrang dami nito, nakakalimutan na natin kung ano ang pinakasaligan ng lahat ng batas na ito. Itinuturo sa atin ni Jesus ngayon ang dalawang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa tuwing nalilito tayo kung tama nga ba ang ginagawa natin, balikan natin ang mga sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sa tuwing nalilito tayo kung ano ang dapat sundin, lumapit tayo lagi sa ating Panginoong Jesus upang ipakita niya sa atin ang tamang pagsunod sa Diyos. May mga pagkakataon kasi na hindi na natin alam kung ano ang mahalaga. Sa ating pagpakumbaba, hayaan nating turuan tayo ni Jesus kung ano talaga ang mahalaga sa buhay natin bilang mga tao at mga anak ng Diyos. Pagsasagawa. Sabi nga sa isang awit, "Love hurts." Pero ang totoo, hindi kailanman nakakasakit ang pagmamahal. Ang nakakasakit, nakapagpapahirap, nakapagpapahamak, at nakamamatay ay ang kawalan ng pagmamahal.